Paano ba yan, mga kalapatids? Parang nalalapit na tayo ngayon sa pagpasok ng Season 2. Pero bago matapos ang ating Season 1, nais ko sana pag-usapan natin, i-throwback natin yung mga pangyayari nung nag-umpisa ang ating programa. Paano ba nagsimula ang alagang magiging? Parang Jimmy siya sagot sa inyo yan. Actually started only last May sa once last year. I was talking to Manny Verbano. Sabi niyo sa akin ni paring Manny, ang sabong sumikat del sa mga TV show na sabong. Why not, Jimmy? Why don't you come up with a show na about racing pigeon? And sabi ko, yeah, why not? Then kinausap ko si paring Nelson, si paring Egay. Would you believe that was only May? And ang first show natin was July. July. Ganong kabilis na-conceptualize yung lagyang magaling. Pagdating sa mga episode natin, bigyan nyo nga ako ng mga paborito nyong episode. Actually, ako na mauna dyan. No? Ako, dalawang tao ang paborito ko dyan. Na na-feature natin, una-una, si Benito Gope. Bakit? Sa mga achievement niya, sobrang dami. Ika nga, South King. Pero still, humble pa rin siya. Hanggang ngayon, pagkatuloy yung galing mo, pare, chamba lang. Pangalawa, siguro, si Doc AJ. Dahil kaya ako siya nagustuhan at ang nagustuhan ko sa kanya is yung tip niya paano magbigay ng gamot. Na-share niya lahat. Na-share niya lahat. So lahat ng kalapatid sa atin na nanonood, ang laking bagay para sa kanila. Oo, ano, pero sa season... Pare, marami silang natutuwan dahil kay Doc AJ. Even me, been in the pigeon sport sa tagal ko na, I've learned a lot dito sa akin. Alagang magaling sa mga ni-lecture ni Juan, ni Doc AJ. Ito ang pinaka-challenging para sa pigeon racing. Ito yung ano eh, walang katapusang kaalaman. Yan. Dahil darating ang puntong, okay, magaling na ang performance po, pero still, mag-a-upgrade at mag-a-upgrade ka. Hindi lang sa ibon, pati sa ginagawa mo. Sino ba ang paborito mo? Siyempre, yung girl power! Sino pa ba? Si Maring Isa, tsaka si Maring Margo. Sino pa makakampiyan kung sino pa ba ang kakampiyan? Oh, pero siyempre, girl power! Actually, yun, yung kay Iso, ang ganda ng kwento kasi. Yes. Talagang ang ganda ng kwento ng buhay niya. Oo, pinagbawalan ng... Magulang. Magulang. Pare, pinayagan ng airplot niya. Pinayagan ng... Sakaling maging dalaki. Maging dalaki. Oo. Eh, sumaplay. Hindi pa rin pala... Hindi pa rin pala... Actually, si Iso, matagal ko na narinig yan nung bago ako. Kaya nung last year, pumunta sa akin yan, talagang naano ko sa kanya, natuwa ako. Binigyan ko siya ng ibon. So, tanungin ko lang, pare, bakit mo naisip na mag-share ng mga bloodlines mo? Because I can see most of the winners or mga nanonood ay mga newbies. So I like to upgrade mga breeding stocks nila. So I prefer na bigyan sila mga bird from my breeding to upgrade the breeding stock nila. See? Yan ang kumpare ko. Iba talaga. Iba talaga. Alagang magaling talaga. Yung experience ko sa alagang magaling was really give me a big blow. Kasi nangyari nun, tinawagan ako ni Paring Nelson, maikwento ko lang sa mga viewers. Mimiting tayo. Surprise, hindi ko binanggit sa'yo. Sabi niya, pumunta ka dito, kailangan ka namin. Pagdating ko ron, lahat sila bihis. Ako naka-short, naka-chinelas, naka-t-shirt. Kung nakatanda nung namin eh, sa opisina ng Excellence yun. And then, eto ang pinaka-nakakatawang experience. One time, kung sino man po yung ano, nakalimutan ko na yung pangalan, we meet somewhere in a mall. Ito ang katawa-tawa. Naka-shirt ulit ako, naka-t-shirt, naka-chinelas. Tinawag ako nung isa sa viewers natin. Sabi niya, sir, di pa po kayo yung sa alagang magaling? Hindi ko naman masabing hindi. Kamukha ko lang, di ba? So, dali-dali akong sumagot na, oo, sir, pwede pong magpa-picture kasama yung misis ko tsaka anak ko. I was really proud that I became a part of this show. Balikan natin yun, no? Yung first season natin. Gusto ko pasalamatan lahat ng naging guest namin, no? Sa lahat ng episode namin. Embisit kasi ako madalas yung kasama ng crew sa interview sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at pinagbigyan nyo kami. Yes, papasalamat kami. Hindi lang para sa kami po lahat. Ano sa kasa, no, pare, ha?
Pasalamatan ko rin lahat sa lahat ng sponsor ng Alagang Magaling. Yes. Sana sa season 2 namin, andyan pa rin sila. Saka-suporta pa rin kayo. Gusto ko rin pasalamatan ang mga kababayan natin na sa abroad for every segment natin, every episode natin, after ng show, nag-text sila sa akin, nag-PM sila sa akin na magandang show natin. Maraming salamat, mga kabayan. Sis John, ano masasabi mo sa experience mo dito sa show? Sobrang saya ng experience ko. In what way? Kasi every week, excited akong pumasok, tapos makilala yung mga fans here. Ah, ganito pala. May alaga, may mga kalapati sila, tapos yung mga look nila, sobrang bongga, tapos yung mga story ng buhay nila, nakaka-touch. Hindi, isang pagandang tanong, Maring Joanne. Gusto mo na ba maging fans here din? Pinag-iisipan ko na yan. Ito ah. Actually, pala, sa basis ng kwento niya, ang alaga is sugar glider. Sugar glider, meron akong turtles, meron akong dogs. Ah, ba't ano? Lovers ka rin pala, no? Big lovers, no? So, tama yung pagkakakuha natin kay Sis Joanne. Oo. Connect na connect kasi mahilig sa ayo. Dito sa mga rin natin. Sa season 2, andahin nyo. Pati ako, magbibigay din ako ng iba. Maraming tayong surprise sa season 2. Yan ang maraming surprise. Marami pa tayong interview yun na hindi nila alam kung sino man surprise sa kanila yan. Ano nga ba ang dapat abangan ng ating mga kalapatid sa season 2 natin? Season 2, Maring Joanne. Eto, bibiglain namin kayo. Kasi, lalo nating pinapaganda ngayon yung show natin. Sa season 2, marami kayong mapapanood, maibibigay na tips sa inyo. Sa akin, siguro, focus more on pigeon racing. Pero hindi po nanganguhulugan na kalapati lang pag-uusapan natin. Marami po. Sa pigeon racing po, abangan nyo. Dahil paganda ng paganda ang show. On season 2, I promise you, we're gonna feature more on exotic pets and creatures. Small animals, small mammals. Mas maganda ang ipapakita namin sa inyo sa susunod na season. May plano ako na mas malayong lugar na pupuntahan namin. Sa totoo lang, may pupunta po kami ng Cebu, no? May interview po kami doon sa Cebu. And besides, marami akong surprise para sa inyo. And sa mga ano, girl power, asahan nyo, mayroon pang darating na girl power. Sa akin naman, ano, sa segment natin, how to. Talagang ipapaliwanag natin sa kanila na maayos. Talagang detalyado, ikaw nga, para hindi sila mahirapan. Siyempre, alagaan dito ang nag-iisang do, AJ Ferre. Yes, yan ang parang pinagbubutihan niya. Kaya bilik, Doc AJ, muli. Salamat ah. Ang napagaling mo talaga, number one ka. Hindi, number one niya. Pagdating talaga sa mga alaga natin, yan ang maaasahan nyo. Pare, tsaka ano, ang dali niya lapitan, pare, isang tawag ko lang. So, siguro, hindi lang sa akin, no? Ibang fans, yes, alam po, madala sila tumatawag kay Doc AJ, no? Para tanungin kung anong dapat na ibigay sa gantong sakit na ibon, anong supplement, lahat yan sinasagot ni Dr. AJ. Sa social media. Doc, thank you! Thank you, Doc. Alam niyo, pare, naalala ko lang, ano, sa social media, napakalaking bagay na nakaka-chat nila si Dr. AJ. Oo. Ang dami humihingi ng tulong. Pare, huwag natin ikwento lahat. Baka wala na sila kung season 2. Medyo bitingan naman natin sila ng support dyan. Maraming abangan. Huwag po kayong magsasawang sumuporta sa Alagang Magaling at syempre abangan nyo po ang aming season 2! Grabe! Marami na rin pala tayong napagsamahan, mga kalapatids. Oo nga eh! At nagpapasalamat kami ni Paring Jimmy at Paring Nelson sa mainit na pagtanggap ng ating mga kalapatids bilang host ng Alagang Magaling. Asahan nyo na mas maganda at papalakasin pa namin ang show na to sa next season at siyempre ito lahat ay para sa inyo. Maraming salamat sa mga viewers for your continuous support in making this show a big success. Abangan ang mga susunod na pasabog sa next season, mga kalapatids. Siyempre, keep yourselves updated sa Facebook page ng Alagang Magaling. Kaya hanggang sa susunod na season, mga viewers, laging tatandaan! Sa bawat laban, sa bawat lipad, ang tagumpay ay malapit at makakamit sa Alagang Magaling!